Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga G-loan katanungan. Ako mga kaibigan, ang dami na talaga nagkalat na ngayon ng masasamang tao sa online. Hindi lang sa online, pati kapitbahay mo. Hindi ba? Totoo po. Sabi ko nga eh, yung ako nga po sa GCash ko, di po ba? Ako po yung nanakawan doon gamit yung GCash Mastercard, di ba? Kasi chinier ko yun dito. So may mga magagaling at mabibilis ang mata na talaga nakuha po yung number, the complete number, the name, and as well as the security code. Nako, kaya talagang kailangan ko palitan yun. I-delete ko po yun, in-unlink ko siya, tapos nag-order ako ng panibago. Yun po yung nilink ko ngayon sa aking GCash app. Ngayon, eto naman po mga kaibigan, nakatanggap na naman tayo ng isang concern dahil siya po ay nagkaroon ng transaction sa G-loan na hindi niya ginagawa. Nako, narito po ating panoorin. Pwede ko po ba i-fully pay yung ibang months na principal amount only, or kailangan talaga bayaran nag-due? Kasi today yung first month ko po, eh gusto ko na sanang i-fully paid lahat. Please help po, I was scammed po kasi last month. Hindi po ako yung nag-apply, na-loan po sa account ko yan. Kasi nung time na yon po, kakalabas lang po namin sa hospital. Almost 1 week pa, walang tulog. Sakto po, kakalabas lang din ng hospital. Kaya wala pa sa ulirat. Nireport ko na po sa GCash Help Center. Kaya lang, processing pa din. Wala pa din silang sagot regarding sa concern ko po. And now, na-research ako. At regarding this, nakita ko po kayo sa YouTube. Kaya I contacted you agad. So, sinabi ko sa kanya, nung time na nag-send na siya, i-forward ko kagad yung loan po. Bigla akong natauhan po. Buti hindi nakuha yung pera. Na-transfer ko po agad sa ibang account. Pag binayaran ko po ba yung buong 32,000, may babalik po ba sa akin na interest? Ano yon? Every month bababalik siya or one-time refund po? Nag-payment due ko na yung kahapon kasi ayoko na ding mag-penalty. Ang bayaran ko na lang po now yung ng full yung natitirang 11 months para ma-refund ko, para ma-refund lahat ng interest po. Nako, mabuti na lang po dahil hindi nakuha agad nung scammer yung G-loan amount o yung G-loan proceeds. Agad daw po niyang na-i-transfer sa kanyang bank account. Kaya in short, wala pong pagnanakaw na naganap. Yun nga lang, syempre kailangan mong palitan kagad yung MPIN, palitan mo kagad yung Enable Touch ID, yung Face ID. Kailangan mong i-log out at saka i-log in para sigurado na wala nang ibang naka-access ng iyong personal GCash wallet. Di po ba mga kaibigan? Ano nga bang magagawa natin kung talaga may makasiraulong nagkalat sa paligid? Di po ba? Ngayon, ang maganda na lang dito dahil nakuha niya yung pera, yung loan proceeds, okay na tayo doon. Ang concern niya ngayon, ipo-fully paid na niya dahil wala naman siyang planong mangutang. Yes, pag final payment mo po ito ma'am, pwede ka magkaroon ng cash refund right away. Actually, the following month. First week of the following month. Tapos ito po ay lump sum na ibibigay sa inyo ni GCash. Buo, hindi installment, lump sum. At ang maganda dito, possible na magkaroon ka pa ng eligibility to a much higher G-loan credit limit. Kaya mga kaibigan, kung may katanungan po kayo, please comment down below. Ako si Chico, enjoy the rest of the day and God bless po.